Yo, what's up mga ka-AAP, at may bago na namang tayong video patungkol nga sa Axie Infinity gameplay. At syempre, panibagong araw, panibagong video at panibagong strategy na pwede nating malaman dito. By the way, live yung pagsasalita ko ngayon. Ang gagawin natin ngayon, tulad lang nung kahapon, maglalaro tayo, manalo o matalo, ay ia-upload natin ito, ire-record ko. Ngayon, pag panalo, ede maganda. Makakakuha tayo ng strategy na pwede nating magamit. Kung talo naman, ay makakakuha tayo ng aral kung saan ba tayo nagkamali at kung paano natin yun pwedeng mabago. At yun nga, simulan na natin to. Arena na tayo, game. By the way guys, AAP ang aking team. At mga kalaban natin si Casey. At ang team niya ay Bird Beast Plant or BBP. So check the cards. I-check natin ang card ng kalaban. Okay. Double nut. Tapos may backdoor yung bird. So palagay ko dito mag-iipon niya ng energy. Kaya naman i-istila natin yan. Vegetable bite, wooden stub, at hero's bane. So try nating mag-istil ng energy sa kanya. Kasi feeling ko pagka bird, kailangan mo talagang makaipon ng energy para makakombo ka ng maayos. Ngayon, aagawin natin energy niya para hindi siya makapag-ipon, okay? Pero hindi guys, hindi siya nag-skip, tumira siya ng tatlong cards. So, critical. Pero mabubuhay pa rin yung plant natin doon. Kaso hindi tayo nagtagumpay na makakuha ng energy dahil wala nga siyang stack. Ginamit niya sa kanyang beast. Para sa second round, pareho kaming merong dalawang energies. So, ang pwede kong gawin dito ay gamitin ko na lang sa aqua yung dalawang energy ko. Risky Fish plus Star Shuriken. Kung makikita nyo kasi, 70 na lang yung buhay ng plant ko. Hindi na rin worth it. Nailagay pa natin tong October Treat dahil 110 lang. Pag tinirahan niya ng dalawa na cards ay mapapatay na rin. Kaya, eto yung round 2 natin. So, naglagay ng shield. Feeling ko mabubuhay pa yung plant niya. Okay. At, mauunahan niya tayo na mapatay yung plant. Medyo, hindi magandang sinyalis to para sa atin na naunahan tayong mapatay yung plant natin. Pero okay lang. Palagay ko hindi na magshield to, kaya isang card na lang yung ititira ko. Pero, para masigurado natin, gamitin na rin natin. Baka kasi mamaya maglagay pa ng shield. Lalo nating hindi mapatay itong plant na to, okay? Kaya naman 2 cards ang ititira natin para dito sa round 3. So guys, tumira yung plant, yung bird niya. Sobrang sakit, grabe. Oy, may natira pang piso. Okay. Medyo tayo dito, malaki yung pagkalugi natin dito guys. Dahil 1 versus 3. Hindi tayo naging successful na mapatay agad yung plant niya. Kaya nagka-leche-leche ngayon yung strategy natin na ang gagawin sana natin ay mag-iipon ng energy. Pero para dito sa round 4, gamit ako ng sweepscape. Ang sweepscape po, pag tinira ko ng kalaban, ay magkakaroon ako ng plus speed para sa susunod na round. Okay? So, patay na po yung plant niya. Ngayon, nakikita ko dito, kokombo na to. Kokombo na yung bird niya. Medyo alanganin yung lagay natin ngayon. Medyo dehado. Okay? Pero okay lang, lalaban pa rin tayo. Risky Fish, Upstream Swim at Hero's Bane para sa round 5. Hindi ko sure kung mabubuhay pa tong Axie natin pag yung bird ang kumombo sa atin, okay? So, nagpass. Ibig sabihin, sobrang daming energy na nito. Pero, from 3 versus 1 kanina ay 1 versus 1 na tayo ngayon. Sayang lang kung sana tatlo man lang yung energy natin ay kaya natin patayin tong bird niya. Pero yun na nga, mukhang alanganin tayo dito. Gamit na lang ako ng Risky Fish
at upstream swim para kung sakaling hindi man tumira yan, ay mauuna tayo mamaya, okay? Pero yun nga guys, tumira na siya ng apat na cards. At ayun, nag-critical guys. Grabe. Grabe, nanalo pa. Grabe, hindi ko ina-expect yun guys. Kita nyo yun. 1 versus 3. Tatlo pa yung aksi niya. Isa na lay sa akin, pero hindi ako bumitaw. Tinry ko, nawalan man ako ng pag-asa, pero yun nga. Hindi talaga natin alam dito sa aksi, medyo buenas. Swerte. Grabe, nanalo pa sa 1 versus 3. Okay, yun yung unang laban natin. Napakaganda. Ang swerte-swerte dahil na i-record ko yung laban na to. So, yun nga, thank you sa nakalaban ko at nakakalumba yun. Sa totoo lang, kung sa akin nangyari yun, yung mag-critical na ganun, eh wala tayong magagawa, malambot talaga yung bird. Pero, punta na tayo sa second game guys, para hindi tayo masyadong magtagal. Sobrang na-excite ako dun. Ang ganda nung nangyari sa atin sa game 1. Sa game 2, si Shambing Sakalam ang kalaban natin, AAP. Oh, so AAP versus AAP to. Check natin cards. Okay, may poison. Tapos parehong may tail slap at walang pure damage yung aksi niyang aqua. So maganda sinyalis to. Gamit ako ng vegetable bite pang steal ng energy, sasama ako ng dalawang wooden stab, okay? Para sa round 1, steal energy plus dalawang damage galing sa ating plant. Try natin kung makaka-steal tayo ng energy. Pag ito nagpass, makakakuha tayo ng energy. Pagka tumira siya ng tatlo, pero okay lang, makakakuha tayo ng energy dahil gumamit siya ng dalawang tail slap. Tapos gumamit siya ng ang sweepscape. Okay, naka-steal tayo. Tapos makaka-damage pa, okay? Yun lang. Yung kinuha nating energy ay nakuha din niya. So, ano ba maganda dito? Ang dami niyang energy. Nakakuha siya ng dalawa, naka-steal ng isa. Bali dalawa, bali apat siguro energy na to. Apat yung energy niya. Feeling ko magshi-shield ako, guys. Para tumira man niya ng apat na damage na cards, ay hindi pa rin mapapatay yung plant natin, okay? Pampatagal lang ng laban. So as you see, tumira siya ng tatlong cards. Okay. Meron na naman siyang gain energy. Okay lang. Bali, dami niya ng energy guys. Try natin i-burst tong plant niya. Gamitan natin ng sweepscape tsaka star shuriken. Magtipid tayo ng isang cards. Kasi feeling ko hindi magshi-shield to. Feeling ko kukombo yung aqua niya sa likod, okay? Pero yun nga, mali na naman tayo. O, kita nyo, critical na naman. Pero ang taas nung nilagay niyang shield, guys. Itong aqua yung plant natin. Mukhang GG na yung plant natin. At makaka-steal pa siya ng energy. Grabe naman. Busog na sa energy itong aksi na to. Gamit tayo ng sweepscape tsaka star shuriken para sa round 4. Okay? Sana mapatay na natin itong plant. Yun nga guys, patay na rin yan. So, titira ngayon yung isa niya. Meron tayong tatlong energy. At hindi ito sapat para makapatay tayo ng kahit sino dyan sa aksi niya. Kaya ang gagawin nating strategy dito, magpapas tayo para makakuha tayo ng extra energy. Pero mukhang tagilid na naman tayo dito sa laban na to. Pero hindi tayo susuko. Tulad nga kanina, 3 versus 1, nanalo pa. Dito pa kaya na 2 versus 2, walang himala, diba? Walang himala. May himala pala, dahil himala pala yung nangyari kanina. Pass na tayo guys, ipon tayong energy. Okay. Patay na tong natin. Sobrang daming energy ng kalaban natin guys.
Di ko alam kung paano matatalo to, pero yun na nga, gamit tayong risky fish, upstream swim, at saka dalawang ano. O kaya ano na lang. Sweepscape at Hero's Bane, yan. Ayan, yung balance na ano, balance na pwede natin gamitin. Pero bakit dalawa lang tinira niya? Sobrang daming ano na to, guys. Sobrang daming energy na tong kalaban natin. Pero dalawa lang yung tinira niyang cards. Kaya dito, feeling ko pinapasarap lang niya ilaban. Pero sa totoo lang, kayang-kaya niya na akong talunin dito. Gamit ako ng Risky Fish, Sweepscape, tsaka Hero's Bane. Tingnan natin kung ano mangyayari. Una tayong titira, sana mag-critical tulad kanina. Pero ewan natin. Enter natin. Ito na siguro yung final round sa laban na to. At mukhang... Uy! Ba't tatlong cards? Mabuhay sana tayo, guys. Pero wala. Malabong mabuhay, guys. So yun nga, guys. Talo tayo. Ang nangyari doon, busog na busog sa energy yung kalaban natin. Nakita nyo, may pang-steal ng energy yung plant niya. May pang-gain energy yung gitnang aqua niya. May pang-gain energy yung pangatlong aqua niya. Tapos, ayun nga, nahirapan tayong patayin agad yung plant niya. Kaya nahirapan din tayong mag-ipon ng energy kasi kailangan natin tumira ng tumira. Yun nga. Yun yung pwede nating maging aral dito na dapat talaga mauna nating mapatay yung plant ng kalaban para mauna tayong makapag-ipon ng energy. So yun nga, maganda yung game 1 natin. Game 2 medyo tagilid at natalo nga tayo. Pero ganun pa man, i-upload ko to at sana may matutunan kayo kahit papaano. Yun lang, maraming salamat sa panonood para sa video natin ngayon. Kung nagustuhan nyo ay mag-comment at mag-like. Siyempre mag-subscribe na kayo dito sa aking channel, mga ka-AAP. Maraming salamat sa inyong panonood.